Diyos Maray na Aldaw po sa indo mga kabakyard. Yes, yun po, no? So, welcome back once again for another episode of Bicol Backyard Aquaria. So, pasensya na po kayo. Medyo natagal lang po tayo sa pag-upload ng mga bagong vlogs natin sa channel na ito. Sana nagustuhan nyo rin yung mga maiikling video ng mga aking mumunting alaga dito na naipo-post ko sa YouTube. Yun po yung mga swordtail at yung mga simpleng guppy natin. Siya nga po pala, bago ako magsimula, marami na rin akong utang. Ano po? So, hayaan nyo po munang i-shoutout ko ang mga sumusunod. So, shoutout po sa iyo, J. Mark Avelino. Shoutout, Paroro Takbo. Shoutout sa iyo, Kohok Mo. Shoutout sa iyo, Armel Sarza from Bigaa, Legazpi City. Shoutout, JSL Enacion. Yan. And also, shoutout sa iyo, Mangingisda. And also, shoutout po sa inyo, Kyle Pitao from Butuan City. Kyle Pitao or Pitao. And also, last, shoutout sa iyo, Christine Bonaobra. Yan po, no? So, maraming salamat po sa pag-tune in dito sa Bicol Backyard Aquaria channel. Sa mga bago po dito sa channel na ito, marahil paki-subscribe na lamang po ang channel ng Bicol Backyard Aquaria. So, siya nga po pala, bago tayo magsimula, meron po muna tayong ibibigay na munting invitation para sa lahat ng mga guppy hobbyist dito po sa Bicol at sa labas na rin po ng Bicol. So, ito po. Good day mga ka-hobbyist. Iniimbitahan po namin kayo na sumali at sumuporta sa aming first ever national show na gaganapin ngayong February 10 to 14. Lahat ng hobbyist is invited, open to all. Maging baguhan man or datingan, at napakalaking bagay sa amin ang ibibigay ninyong suporta. Ayun po, no? So, si Sir Arwin Bunete ng Guppy Alliance Philippines. So, calling all the enthusiast hobbyists of guppy, mga guppy lovers po dyan. Yan po, no? So, it's a national event, guppy show, this coming February, online guppy show. So, yan po, no? So, please support our fellow hobbyists. So, yun po. So, hindi ko na po ito papatagalin. So, ito pong ating vlog. Ito po ay kumbaga biglaan dahil nga maulan dito po sa aming sa Bicol. So tayo po ay pinalad na matuklasan o tayo mismo on the spot makita natin yung pagha-harvest ng arowana fry. Opo, tama po yung narinig nyo, arowana fry. So ito po at dali-dali nating pinuntahan sa Tabaco City sa isang master breeder na si Al Gonzalez. So si Al Gonzalez naman po ay ito po talaga mahiyain. Okay, pero hindi lamang po, this is not the first time na nakapag-breed siya nito, pero ito talaga yung success na itong ating pinuntahan. So siya nga po pala, siguro kung hindi pa ako nagkakamali, ito yung first ever na pag-harvest ng arowana fry dito sa Bicol. So, siguro si Al Gonzalez po yung first ever na successful breeder ng arowana dito po sa Bicol. So, kung meron po kayong alam na nakapag-breed na ng arowana dito sa Bicol, just comment down below. So, siya nga pala, meron din siyang mga na-breed na rin noon pa. Okay? Noon pa. Sayang nga, hindi tayo nakapag-vlog pa noon eh. So, lately pa lang tayo nagsimula ng freshwater, stingray. Yan. So, yun po, no? So, ako po mismo, natuklasan ko po yung tiyaga nito ni Sir Al Gonzalez. So, para po sa inyo, mga kabakyard. So, tunghayan nyo po itong ating
maikling vlog tungkol sa pag-harvest ng arowana fry. Let's go! Ayan po, no? So pinagbigyan po tayo ng pagkakataon para maipakita po sa inyo, mga kabakyard, yung pag-harvest ng arowana o fry ng arowana sa mail. Kasi po ito si Mr. Al Gonzalez, the one and only, ay kilala po siya sa pag-breed po talaga, mga local breeder ng monster fish dito po sa Tabaco. So, ito po ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay first na in Bicol na makapag-harvest ng fry ng arowana. Dito lang po yan sa kanilang plant. So, ito po yung pagkukuhanan natin ng fry. And this is male arowana. Ilang taon na po ito, Sir Al? 3 years. So this is a 3-year-old arowana. So this is the male. At ito po sa kabila ay mga dalawang female at isang male. At meron din po siya doong stingray. Ayan po. So ito po si Sir Al ay nakapag-successful na rin po itong nakapag-breed nitong freshwater stingray. Ayan po. Po, no? So nakita po natin, successful po, medyo tumatalon po yung mga arowana, pero at least successful yung ating pag-harvest. So kasama po natin dito si Sir Arwin Bonete. Shout out Gab Family. And also si Arnie. Ayan. So sila po yung mga nandito, and also syempre the man. Sir Al Gonzalez and yung kanyang wife, Ma'am. Hello. Opa. So yun po, no? So congratulations kay Sir Al Gonzalez sa pag-successful breeding ng arowana. So these are all silver arowana. Ayan po, no? So kung magtatanong po kung saan yung location ni Sir Al Gonzalez, ilalagay ko na lamang po yung kanyang Facebook account sa description box below. So yun po, no? So wow! Ibang klase rin. So, actually, to be honest, nakikita ko lang yung mga ganitong scenario noon sa YouTube. Di ba? Yung mga fry ng arowana na nakikita ko lang sa YouTube. But now, nakita ko first hand mismo. Actual. Di ba? Wow. Di ba? Galing. So, very inspiring po, no? Mga kabakyard. So, sipag at tiyaga, di ba? Determination, and also yung research
ng breeder kung paano maging successful yung kanyang breeding program. So yun po, no? So kahit maliit na o malaking ano man ito project natin sa breeding, ornamental fish breeding, syempre kailangan po talaga ng mga element of patience, tiyaga, and also research para maging successful po tayo. So consistency, ika nga. So ayun po. So Sir Al Gonzalez, thank you very much sa family, kay Bungo Junjun. Shout out sa iyo Bungo Gonzalez, and also again, once again, suportahan natin yung this coming February, the online Gapi show, national online Gapi show. So that's it. So hindi na ako magtatagal. This is Bicol Backyard Aquaria. My name is Reno B. Briguera, and thank you for watching. Ta-ta.